I have come here to say and place on the record that the Philippines stands with America in South Vietnam on the proposition that any aggression, overt or by proxy, should be deterred or defeated immediately or as soon. It's quite apparent that while we in Asia, vulnerable as we are, may fall to this Asian pattern of conquest, ultimately the objective is America, and therefore it is to the national interest of the United States of America that this plan be immediately aborted. Kagalang-galang ang tagapagpakilala, Ginoong Gilbert Buduan, mga tumanggap ng pagpaparangal sa tanghaling ito, mga aking mga anak, kabataan, barangay. Tayo ay nagkatipon-tipon dito sa kung tawagin Maharlika Hall. Ito ang bulwagan ng Maharlika, mga dakila. Ang Maharlika ay isang pangalan sa mga mandirigmang dakila ng ating mga ninuno. Dito tinatanggap ng pamahalan pambansa at ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang mga hari, mga pangulo ng ibang bansa. Sa akin akala, lalong mahalaga ngayon ang mga panauhin dito sa bulwagan ng Maharlika sapagkat kayon lahat ang bagong bayani ng bagong Pilipinas. Ang isang nanunungkulan at lalo na ang isang pinuno na gaya ng inyong lingkod, pagkatapos ng ilang taon na nanungkulan, ang unang-unang kanyang iniisip at mabigat na pinabalikat ay kung maaari ang lahat ng kanyang mga pinaninindigan at sinimulan gawain, lalong-lalo na sa pagtatatag ng isang bagong filosofya o ideolohiya. Kagaya ng bagong lipunan ay kung maaari ipagpatuloy pagkatapos ng kanyang panunungkulan. Sapagkat ang ating mapayapang himagsikan ay sang-ayon sa ating saligang batas. It was proclaimed in accordance with the constitutional provision of 1935, wherein we said, or rather it the mandate in case of invasion, insurrection, rebellion, or imminent danger thereof, when the public safety requires it, the President of the Philippines may suspend of the writ of habeas corpus or throughout the Philippines or any part thereof. Kung babasahin mo itong saligang batas, wala kang ma-yaahon na diwa kung hindi yung kapangyarihan na yan sa saligang batas ay ginagamit upang matigil ang ligalig na gawa o kaya pangaagaw ng kapangyarihan ng pamahalaan sa pamagitan ng lakas o kaya himagsikan. This power was originally conceived as a power in order to prevent the use of violence to attain political authority through a rebellion, a coup d'etat,
a palace revolt or any other means which is not authorized by the people through legitimate and regular elections. Ngunit ginamit natin yung kapangyarihan na yan upang mapalitan ang ating buong lipunan. We utilize this power in order to restructure our society, economic, social, and political. Sinimulan natin bawiin ang mga dating gawa ng ating mga ninuno. Nagtatag tayo ng barangay. Ngunit ang ginamit natin na batayan niyang bagong barangay ay ang kung tawagin ng mga naunang nanungkulan na Espanyol, barrio. The barrio, which was the original smallest political unit under the Spanish regime, adopted by the America. Ngunit, bago dumating ang mga Espanyol at bago dumating ang mga Amerikano, alam ninyo na meron tayong mga barangay. Ang kasaysayan ng mga barangay, kasama riyan ang kung tawagin prototype of democracy o di kaya pagsisimula ng pamahalaan sa pamagitan ng bili ng karamihan. A government set up through the authority of the majority. Ang balita ay noong mga panahon ng mga ating ninuno bago dumating ang Espanyol. Kung ang isang barangay ay humaharap sa digman at ang kanilang dato o hari o lakan o chief ay hindi na niya kayang maging leader sa digmaan na yan, hinihiling niya na lahat ng mga mandirigma buhat sa 15 taon gulang hanggang 60 ay piliin sa pamagitan ng pagbuboto, malayang pagpamimili, piliin ang kung tawagin the war chief o di kaya ang kanilang lakan o dato na mandirigma. So it is quite obvious that we had the beginnings of a democratic system even before the arrival of the Americans in the Philippines. Bago dumating ang Amerikano at kanilang ideolohiya o di kaya batayan sa kanilang saligang batas na tinatawag nilang liberal democratic system, dito sa Pilipinas ay meron na tayong pagsisimula ng isang pamahalaan sa pamagitan ng pamimili ng karamihan ng mga mamamayan sa loob ng barangay. And thus it is that we have established the barangay. However, it is also quite true that the barangay often depended more upon the young than upon the old. Today, we also go back to that tradition. Ito ay isang dating gawa ng Pilipino. Aywan ko ba't kung bakit nung dumating ang mga Espanyol at Amerikano ay nalimutan natin na buhat ng sapul, buhat ng mga araw ng ating ninuno ay ang mga atin, mga matatanda ay ibinibilang ang bawat 15 taon na gulang ng mga anak, babae man at lalaki sa mga lahat ng mga sanggunyan o councils ng ating mga pamahalaan. At ito ang dahilan kung bakit ko isinama ang mga 15 taon sa mga iba-ibat uring mga sanggunyan, pambayan, panglalawigan, panglunsod at ganun din pampuok. At kasama na rin dyan ang mga kagawad sa batasan bayan. The heaviest obligation of a leader is to see to it
that all the ideals and principles on which he bases a restructuring and a change, a revolution of society must continue.